Anthony POV. Makakalusot din ako, Blay. Asar ni Nico at dumila pa. Ang pasaway lang. Tingnan natin kung hanggang saan yang yabang mo. Kasalukuyan kaming naglalaro ng mga kaklase ko ng patintero sa malaki naming field ngayon, at ang grupo ko ang taya. Nasa ikalawang guhit akong nagbabantay, at binabantayan kong wag makalusot ang tusong si Nico. Paunahan ang 10 panalo yung labanan, nasa ikawalong panalo na ang grupo ko, habang sina Nico naman nasa ikapito pa lang, kaya hindi nila kami pwedeng maunahan. Morgan, magbantay ka ng mabuti, baka makalusot ako bigla. Patuloy na pang asar ng lalaki. Huwag masyadong mayabang, Abu Ella. Sagot ko namang nakangiting aso sa kanya, habang mariing binabantayan pa rin siya. Mabilis na pinahid ko ng suot kong puting uniforme dot ang tag-atak na pawis ko sa noo. Kanina pa kasi kami naglalaro ng kung ano-ano, gaya na lang ng pitiw, luksong lubod, piku, holen at iba pa. Ibang klase. Ang sarap talagang maglaro. Habang matamang nakabantay sa kalaban, nahagip ng tingin ko ang isang pamilyar na babaeng paparaan. Natigilan ako bigla nang mapagtanto kung sino ang babae. Yung anghel na nakita ko noong isang araw. Pusa. Ang ganda talaga. Tulad noong isang araw mag-isa siyang naglalakad. May dala-dala nga lang siyang mga libro ngayon, at pumasok siya sa loob ng school library. Parang gusto ko na rin tuloy pumasok ng library ngayon, at magbasa-basa ng mga libro. Yaaho! Haha! Yes! Panalo na! Yes! Morgan! Hoy Anthony! Noon lang ako nabalik sa huwisyo, nang pinagsisigawan na ako ng mga kagrupo ko, habang nakitang nagtatatalon sa tuwa ang grupo ng mga kalaban. Nakalimutan kong magbantay. Ano na kayang nangyari? Tablang 8 versus 8 na. Tatanga-tanga ka kasi, Anthony. Mura ni Kenzo sa akin. Isa sa mga kagrupo ko. Pare naman, hindi tayo pwedeng matalo rito. Umayos ka nga. Sunod naman ni Raj. I smirk. Oo na. Sorry. Ano ba to? Bakit ngayon pabigla ang umulan? Naririnig kong reklamo ng kapwa kong mga estudyante, na kagaya kong natrap din ngayon dito sa kantin, dahil sa bigla ang pagbuhos ng malakas na ulan. Kailangan ko pa namang gumawa ng assignment sa chemistry ngayon. Maktol nung mukhang Marteng third year sa kasama niya. Ayos ka lang ba, babes? Tanong naman nung fourth year na lalaki sa kaakbayan niyang mukhang first year pa lang. Oo, babes. Basta't kasama kita, ayos lang ako, ano pa man ang mangyari. Malambing namang sagot nung babae. Way, talaga, sure ka, PDA pa at lalanggamin na talaga kayong dalawa dyan mamaya. Napangisi ako sa naisip, sabay nguya sa kinakain kong jelly ace. Bahala kayo dyan sa buhay ninyo, basta ako kakain na lang ako. Hayun pare, babaeng may dalang payong oh. Ang ganda pa, makisabay na tayo, at baka sakaling mapormahan pa natin. Oo nga no. Sige, mauna ka na pare. Sunod ako, nahihiya pa kasi ako, haha. Ako rin eh, nahihiya. Ikaw na muna, ikaw na pare. Hindi pare, ikaw muna. Narinig ko namang usapan ng dalawang lalaking mababantot sa likuran ko. Kaya lalaking mga tao, ang hilig maglandi. Napailing-iling ako. Tiningnan ko nga ang tinutukoy nilang babae. From there, I saw her walking in the rain with a pink umbrella. She's really an angel sent from above. Maingat at mahinhin siya sa paglalakad, sumasabay ang itim na itim at unat niyang buhok sa bawat galaw niya. May katangkaran siya, kung susuriin mga hanggang balikat ko ang tangkad niya. Fair ang kulay ng kanyang balat, matangos na ilong, mamula-mulang labi na natural, mapupungay na mga mata, natural pinkish cheeks, at inusenteng aura. Perfect to be exact. Hayan pare, papadaan na siya oh. Turo nung mabantot na lalaki sa likuran ko. O sige, di puntahan mo na. Asar naman nung isa pang mabantot, saka itinulak yung kausap, sira. Ikaw na nga ang mauna. Tatawa-tawang anito saka muling bumalik sa pwesto. Kawawa naman yata ang anghel ko, kung ang dalawang mababantot, at pangit na mga Pontius Pilate na mga ito, ang makakasabay niya sa paglalakad. Hinawakan kong mabuti ang backpack ko, sa kalakas loob na sumulong ang malakas na ulan, at tumakbo papunta sa kinaroroonan ng babae. Ah! Gulat na nasambit niya nang makalapit na ako, at nakasilong sa payong niya. Halos mapa-atres siya sa pagkabigla. Uy sorry, nabigla ba kita? Ala lang tanong ko.
Hindi siya sumagot, nakatitig lang siya sa akin. Napatitig din ako sa kanya. Bigla kong naramdaman ang pagtigil ng mundo, at tanging pagbilis ng puso ko na lang ang naririnig ko. Kung noon, nagagandahan na ako sa kanya, pagmasdan ko pa lang siya sa malayo, ngayong malapit na ako sa kanya, pakiramdam ko gusto ko na siyang dalhin sa altar. Ano ba tong naiisip ko? For Pete's sake, I'm just second year high school, pero pakiramdam ko nakita ko na ang babaeng gusto kong pakasalan, at makasama habang buhay. Nababaliw na yata ako. Yung kamay mo, mayumi niyang pagsaway, saka tinignan ng dalawang kamay kong nakapalibot sa kamay niyang nakahawak sa payong. Nay, hindi ko na malayang nahawakan ko pala ang kamay niya. Agad kong tinanggal ang mga kamay ko sa kanya, saka umayos ako para hindi siya mailang. Mukhang first time yata niyang mahawakan ng isang lalaki. Pero seryoso, nahawakan ko talaga ang kamay niya. Nahawakan ko nga, yes. Makikisabay sana ako sa'yo kasi may payong ka. Papunta akong library eh. Pwede ba? Tanong ko na pilit na itinatago ang kaligayahang nadarama, dahil nahawakan ko ang kamay niya. Sinuri niyang mabuti ako, at unti-unti siyang tumango. Hay salamat. Tayo na. Aniya. Nagulat ako. Tayo na. Agad-agad. Kami na agad. Eh hindi pa nga ako nakakapanligaw. Akala ko ba sasabay ka? Kung sasabay ka, tayo na at maglakad na tayo, dahil nagmamadali pa naman ako. Nakakunot noon niyang sinabi, na tila pa nagtataka sa tinuran ko kanina. Fine. Haha, ang iwan mo Morgan. Show nga, wrong move. Bahagyang tumawa ako, hehe, sabi ko nga. Tayo na, Tara. Nag-umpisa na kaming maglakad. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang mukha. Hindi ako makapaniwala, sa murang edad parang nahajap na agad ako ng isang babae. Nang isang anghel na katulad niya. Umihip bigla ang malakas na hangin. Sumampal tuloy sa ilong ko ang pandalagang halimuyak niya. Ang bango niya, nakaramdam tuloy ako ng pagkapahiya. Hindi ako mahilig magpabango at anak ng tokwa. Naalala ko bigla na buong maghapon pala kaming naglaro ng mga kaklase ko kanina, tinuyuan ako ng pawis sa damit ng paulit-ulit. Conscious na tiningnan ko ang uniform ko, dungisan ang puting panitaas ko sa kamukha akong basahan sa dumi. Nagawa ko pang amuyin ang sarili kong kilikili, para siguraduhin hindi ako mabantot. Salamat naman at wala akong angsod, yun nga lang amoy maasim talaga. Okay ka lang. Napatingin ako bigla sa kanya. Nagtataka ang kanyang mukha, nahuli kaya niyang inaamoy ko ang kilikili ko. Ah, oo, okay lang. Nakarating kami sa tapat ng building ng library. Ayos ka na ba rito? Aalis na ako. Aniya, aalis siya. Hindi ba dito rin sa library ang punta niya? Hindi ka papasok sa loob. Tanong ko, umiling siya. Sa building 5 yung punta ko, sa volleyball court, naglalaro kasi doon yung kaibigan ko. Manunood ako. Nalungkot bigla ako, kung alam ko lang sana na doon ang punta niya, sana sinabi ko kanina na doon rin ako. Sayang naman. Magaang ngumiti pa rin ako, kahit nang hihinayang ako. Sige, maraming salamat sa pagpapasabay sa akin. Ngumiti rin siya at nakita ko ang mapuputi, at pantay-pantay niyang mga ngipin. Walang anuman. Is true or am I just dreaming? She really smiled at me. Oh heaven, kung ganun sige, ingat ka ha. Tutungo na sana ako papasok, pero napalingon ulit ako nang pinigilan niya ako sa braso. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang palda, at nakita kong bulaklaking panyo yun, pink din ang kulay. She really loves pink ha. Nabigla ako nang ilagay niya iyon sa kamay ko. Nagtatanong ang mga matang ipinukol ko sa kanya, at sa pangalawang beses, nginitian ulit niya ako. Pakiramdam ko, kinilig ako bigla. Punasan mo ang noo mo, malakas yung ulan, pero tagaktak yung pawis mo. Alis na ako, magiliw na huling sinabi niya, saka tuluyan na akong iniwang nakatunganga dito sa kinatatayuan ko. Nakatunganga ako sa pambabaeng panyong ibinigay niya. I checked my forehead, tama siya. Tagaktak nga ako ng pawis, at hindi ko man lang namalayan yun. Tumingin ulit ako sa nakatalikod niyang balto palayo, at medyo malayo-layo na siya. Ngayon ko lang naalalang hindi ko pa pala na itatanong, kung ano ang pangalan niya. Sayang. Bumaba ulit ang tingin ko sa panyo, at wala sa sariling napangiti ako.
She gave me this handkerchief because she cares. Inamoy ko ito, kasing bango niya. Bahagyang pinunasan ko nga ang pawis ko sa noo gamit ito, dahil ito naman talaga ang rason kung bakit niya ito ibinigay. Ngayon, pasasalamatan ko na ang pawis ko, may kwenta din pala ang pagiging pawisan. That was the most memorable day of my entire high school life. Hindi ko na rin pinalabahan pa ang panyong ibinigay niya, ayoko kasing matanggal ang bango niya roon. Dumating ang araw ng Lunes, at gumagawa kami ng assignment ng mga kaklase at kaibigan ko sa loob ng library. Algebra at nagaganahan talaga ako, dahil paborito ko ang math. Nakakabonus nga dahil yung mga ulol, puro kwentuhan at tawanan lang ang mga ginagawa tapos, mangungopya lang kapag tapos ko nang masolve yung mga problems. Oy, nandyan na pala siya. Alondra, narinig kong tawag ni Lucian sa isang kakilala. Si Lucian ay first year pa lang at pinsan siya ng kaklase kong si Nelson. Tumayo si Lucian mula sa pagkakaupo, at nilapitan yata yung tinawag na Alondra ang pangalan. Whatever, busy ako ngayon sa pagsosolve ng math problems, at ayokong madisturbo ng kahit ano o mawala yung focus ko. Naks, mukhang pumapag-ibig si Lucian, pare. Tatawa-tawang ani Kenzo kay Nelson. Tumawa rin si Nelson. Mukha nga, ang ganda naman ng babae. Swerte si Lucian. Sunod naman ni Nico. Sus, kung alam nyo lang. Mas maganda pa dyan yung akin. Yung anghel ko. Oh my angel, sana makita kita ulit. Hindi ko alam sa sarili ko, kung bakit parang nawala yata ako sa konsentrasyon sa sinasagutan, at nilingon ang kinaroroonan ni Lucian. Ganon na lang ang pagkagulat ko, nang makita kung sino ang babaeng kinakausap nito ngayon, pangiting-ngiti pa siya habang nakikipag-usap rito, sa kamay kung anong notes itong ibinigay sa kanya. Hindi nagtagal umalis din ang magandang babae, at lumabas ng library. Bumalik si Lucian sa kinauupuan dito sa mesa namin, at pinauulanan siya ng mga panunukso ng mga kaibigan namin. Pinpormahan mo no, Lucian, pumapag-ibig ka na nga. Tukso ni Locke na isa din sa mga kasama namin. Hindi, kaibigan at kaklase ko lang yun. Tumatawang sagot ni Lucian. Kung ganun, edi akin na lang siya Lucian. Ang ganda pa naman, nakangising sali ni Fred. Kaklase mo, anong pangalan niya? Seryoso kong tanong. Ah, yun ba? Si Alondra iyon. Alondra Meyers. Teka, bakit mo tinatanong Morgan? Huwag mong sabihing interesado ka rin kagaya namin. Ani Nico? Hindi ah, curious lang ako. Maagap kong tanggi, bakit mukhang natorpi pa ako ngayon, at hindi ko magawang aminin sa mga lalaking ito na crush ko nga ang Alondra na yon. Sus, huwag na kayong umasa dun. Maganda nga iyon at mabait, pero hindi yon na mamansan ng lalaki. Masyadong study-centered, tiyak na sabi ni Lucian. Nakita kong isa-isang nadismaya, at na-turn off ang mga kaibigan ko sa nalaman, habang ako naman lihim na napangiti. Pretty girl and study-centered, kinda interesting. First year section 1 si Lucian, kaya alam kong doon ko laging makikita si Alondra. At hindi nga ako nagkamali, tuwing daraan ako sa corridor ng first year. Palagi ko siyang nakikita sa loob ng classroom nila. O kaya naman sa labas. Minsan pa nga nagkakasalubong kami, pero mukhang nakalimutan na yata niya ako, dahil hindi man lang niya ako pinapansin. Well, hindi ko siya masisisi, sino nga ba naman ako para pansinin ang isang napakagandang anghel na tulad niya, isang mukhang palaboy na laging pawisan, dumihan at maasim ang amoy, dahil sa walang tigil na kalalaro, at pakikipaghabulan sa mga kaklase. Kung bakit pa kasi ang sarap maglaro ng piko at tumbang preso, pagkatapos ng klase eh. Habang nagdaraan ang mga araw, nalihim ko siyang pinagmamasdan sa malayo, pakiramdam ko mas lalong nahuhulog ako sa kanya, kahit wala pa naman akong ginagawa. Ewan ko ba pero sa palagay ko, mahal ko na siya. Mahal ko siya kahit hanggang tingin lang ako. Sa tuwing kasi tatangkain kong lumapit, saka naman ako aatrasan ng lakas ng loob. Oo na torpe na kong torpe. Basta mahal ko siya, at magkakalakas ng loob din akong magtapat. Yun nga lang, hindi ko pa alam kung kailan. Kalaunan nag-closing na rin dahil summer na. Wala naman akong ginawa buong summer kundi ang maglaro ng paborito naming sport ni Papa na basketball, tapos mag-outing once a week kasama sila ni Mama. I'm an only child of my parents, at mahal na mahal ko sila,
dahil ramdam kong mahal na mahal din nila ako. I am even close to the two of them. I'm really glad having a complete family and loving parents. Aba ma, binata na pala tong si Anthony. Akalain mo, may crush na raw sa school nila. Tatawa-tawang sumbong ni daddy kay mommy, nakasalukuyang nagluluto ng tanghalian namin sa kitchen, kasama si Yaya Yan Ira. Nasa sala kami ngayon ni daddy, at kasalukuyang nanonood ng Power Rangers sa TV. Sinabi ko kasi sa kanya yung tungkol sa nararamdaman ko para kay Alondra. Papa naman, sabi ko sekreto lang muna natin to eh. Maktol ko sa chismoso kong ama. Aba, aba, aba. At mukhang balak niyo pang magtago ng sekreto mula sa akin. Mataray namang saway ni mama pagkalabas ng kitchen, at may dalang tray ng merienda namin ni papa. Inilapag niya sa mini table ang juice at sandwich namin, saka naupo siya sa tabi ni papa. Kaya nga sinabi ko sa iyo mama, para malaman mo rin. Tumawa ng pagkalakas-lakas si papa. Mantakin mo yun, dati-rati tutoy na tutoy pa ang anak natin, at halos magbibiron pa, ngayon may pa-crush-crush ng nalalaman. Next binata na. Papa, namumula kong saway sa napakakulit kong ama. Gumuhit ang malawak na pagkakangiti sa labi ni mama. Next, binata na nga ang anak namin. Sunod naman niya sa panunukso. Umirap ako sa kanilang dalawa, na ikinahagalpak pa nila ng tawa. Nakakainis, grabe lang kong mangasar. Magkakampi pa talaga. Ang parents ko talagang mapangasar. Sumapit ulit ang June at may pasok na ulit sa eskwela. Yuho, third year high school na ako. Excited akong pumasok, dahil excited akong makita siya ulit. Kumusta na kaya siya? Yes, second year na siya. Pero ganun na lang ang pagkadismaya ko, nang wala akong Alondra na nakita sa buong first day ng school. Hayaan na, first day pa lang naman. Ngunit nasundan iyon sa ikalawang araw, ikatatlo at hanggang buong isang linggo. I miss her like crazy. Lumipas pa ang ilang linggo at hindi ko na talaga siya nakita. Nag-aalala na ako, ano na kayang nangyari sa kanya. Lucian, classmate mo pa rin ngayong second year, yung babaeng kausap mo noong nasa library tayo. Hindi ko na napigilan pa ang sarili kong magtanong sa kaibigang si Lucian. Nasa Bermuda grass kami ng field ngayon, at nagpapahinga na dahil katatapos lang maglaro ng patintero at luksong tinek. Siyempre, kasama pa rin ng mga kaibigan at kaklase namin. Si Alondra ba ang tinutukoy mo? Yun. Balita ko nag-migrate na raw papuntang States, at doon na nag-aaral ngayon. Sagot ni Lucian, habang busy sa pag-aayos ng sintas ng sapatos niya. Ano, sa States? Bigla kong naibulalas. Napatingin naman halos lahat ng mga kasama namin, dahil sa inakto ko. Nagtataka ang mga itsura nila. I just ignored them. Well, yun yung narinig kong usap-usapan ni Bambi sa classroom. Halos lahat ng close friends ni Alondra kasi sa room nakapagsabi na rin. Paliwanag pa ni Lucian. Pakiramdam ko pinagbagsakan ako ng langit at lupa, dahil sa nalaman ko. Ibig sabihin, hindi ko na ulit makikita ang anghel ko, dahil nasa States na siya. Nakaramdam ako ng biglang pagbigat ng damdamin. Magkano kaya ang plane ticket papuntang States? 3 years. Anong balak niyong salihang club ngayong third year high school na tayo mga pre? Ani Nico sabay nguya ng kung anong kinakain. Tama kayo ng dinig, third year na kami ngayon. Kasalukuyang nasa kantin, nakatambay at kumakain. Balak kong mag-try out sa football. Sagot ni Fred. Mag-chest club naman ako. Ani Luke naman. Sa basketball naman ako. Sabi naman ng pinsan kong si Tyson. Kalilipat lang ng paaralan ng isang yan. Nagka-bad record kasi sa previous school niya, dahil may ginulpi daw. Kung di ba naman pasaway ang loko. Kaya heto at magkasama na kami dito sa school. E ikaw Morgan, anong balak mo? Baling sa akin ni Luke. Nagkibit-balikat lang ako. Wala, hanapin si Alondra, yun yung balak ko. Bro naman, junior high na tayo oh. Maya-maya nga niyan lilisanin na natin ang school na ta, wala ka pa ring magandang bagay na nai-contribute man lang dito sa school. Pangaral pa ni Nico. Esa hindi naman talaga ako mahilig sa mga ganyan. Extracurricular activities. Pagod lang yan. Mas masarap pangang maglaro ng piku, at tumbang preso sa labas ng classroom namin, kaysa sa ipagod yung mga sarili namin sa ganyan.
Ako naman kasi, basta makapag-aral lang at makapaglaro ng mga larong kalye, solved na. Sumama ka na lang sa akin sa tryout sa Lunes, Anthony. Subukan mo na ring sumali sa basketball. Magaling ka din naman sa larong yun, di ba? Sigurado akong matutuwa si Tito kapag sumali ka. Rekomenda naman bigla ng pinsan ko. Ewan ko ba kung paano niya ako napapayag, basta ang alam ko na lang, may kung anong nag-udyok sa akin na mag-tryout na rin nung Lunes na yun, at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakuha naman ako. Ako pa yung nag-stand out at naging pinakamagaling sa aming lahat, na hindi ko naman lubos akalaing magagawa ko. Nagtuloy-tuloy ang karera ko sa basketball, at habang tumatagal nag-e-enjoy na nga ako sa paglalaro nito. Dito ko na rin nakilala ang mga naging tropa kung para ko ng mga kapatid, ang mga kabarkada kung sina Parker, Ryder, Jonas, pinsan kong si Tyson.at ang naging pinakamalapit sa akin na naging best friend kong si Wade Marcos. Nang mag fourth year kami, saka naman gumraduate ang team captain ng varsity, at ako ang naatasan ng buong liga, na sumalo sa pwesto base na rin sa mga naging maganda ko ng performance sa mga sunod-sunod na game na naipanalo ng eskwelahan, dahil na rin sa tulong ko. Hi Captain Anthony! Chorus na bati sa akin ng tatlong mga babaeng schoolmates ko, saka nagpapakyut na kumaway-kaway pa. Hi! I smiled nicely and then I passed them. Dahil na rin sa impluensya ng mga kaibigan ko, unti-unti na rin akong nagbago at umunlad sa sarili. Tuluyan nang nawala ang dating imahe kong laging pawisan at madumi ang uniforme, dahil sa kalalaro ng mga larong kalye kasama ng mga kaklase, naging mapag-ayos na ako ngayon sa sarili, palaging gustong malinis ang uniforme. Basketball na lang yung nilalaro tapos lagi pang nakakapagsuot ng PE uniform, o di kaya'y jersey kapag naglalaro. Basta, yung tipo bang ganap ng binata, at nagiging maarte na sa sarili, sa pananamit, at sa porma syempre. Kung sana nga lang nakikita ako ngayon ni Alondra, baka sakaling mapansin at magustuhan na din niya ako, Jonas My Labs. Sabay-sabay kaming anim na napatingin sa babaeng bigla na lang sumulpot at tinawag si Jonas. Dir-diretso ito sa gawin ng lokong kaibigan namin, at niyakap nito ito. Samantalang nagulat man si Jonas, pero open arms pa rin niyang sinalubong ng yakap ang babae. I missed you, my labs. Sabik pang sabi nung babae. I missed you too, Evelyn. Kunwari ding sabik na sagot ng loko. Playboy talaga. Napakalas ang babae sa yakap, at tiningnan ng masama si Jonas, Leonor. She corrected him. Oh yeah, Leonor of course, Leonor. Pagkukunwari niya at muling niyakap ang babae. Nakuha pa niyang isihan kami. Who's that? Nakakunot noong tanong naman bigla ni Parker, nang makarinig kami ng ingay. That man. Kahit kailan talaga. Mura naman ni Tyson nang makita naming nasa isang sulok na pala si Ryder.at ang babaeng kanina pa niyang kasakasama. For Pete's sake, they're making something. Dude, get a room. Tatawa-tawa namang ani Wade, sabay hagis ng kung saang nahablot na libro sa ulo ni Ryder. Dudes naman, wag naman kayong mga panira moment. Nag-e-enjoy pa ako rito eh. Maktol lang naman ang asungot, saka itinuloy pa rin ang ginagawa. Napailing-iling na lang ako, wala na akong magagawa, ganyan na talaga yung mga kaibigan kong yan. Sadyang ipinanganak ng may taglay talagang mga kati sa katawan. Ryder, Jonas, Parker, they are really the gods of playboys. Si Tyson naman, behave lang. Wade is a good boy also. Samantalang ako, talk to me and dare me. Pinaka-good boy po ako sa lahat, at reserved na po ang puso ko para sa babaeng hinihintay kong bumalik. I'm only exclusive for my one and only angel. Bahala silang magpakasasa sa mga babae nila, basta ako. Mananatili akong faithful sa babaeng nag-iisa sa puso ko. Kay Alondra. But all of my beliefs sank one day, nang pagka-uwi ko ng bahay walang katao-tao, only to find out that they were all at the hospital. Halos gumuho ang mundo ko, nang malaman ang bigla ang pagkamatay ni Papa. Anong nangyari Yaya? Takas ang mga luhang tanong ko kay Yaya, na iyak nang iyak habang pinanunood namin ang paghahatid ng medical staff sa morgue ng ama ko. Hindi ako sinagot ni Yaya. Bagkus ay niyayakap lang niya ako ng napakahigpit, at iyak pa rin siya ng iyak. Ya, anong nangyayari? Wala akong maintindihan.
Saka nasaan na po ba si Mama? Patuloy ko sa pagtatanong. Sa muli, bigo akong makakuha ng sagot mula sa kanya. Wala talaga akong maintindihan. Ba't ang bilis ng mga pangyayari? Bakit bigla na lang naging ganito? Bakit ang napakabait ko pang ama? Marami namang ibang masasamang tao dyan ba't si Papa pa? Saka si Mama, nasa na kaya siya ngayon? Alam kaya niya ang nangyaring to? Ayos lang kaya siya? Nalaman ko na lang ang lahat isang araw, nang may libing na si Papa. Ikinwento ang lahat sa akin ni Tito ang nag-iisang kapatid ni Papa. My mother had an affair with another man. Nalaman ni Papa ang kabulastugang yun ni Mama, he cried for her so much and he was even willing to forgive her. But she's already pregnant with her other man. Sinugod ni Papa yung kalaguyo ni Mama, nagkasuntukan raw umano yung dalawa. After my father got home, noon naman nabalitang namatay sa aksidente yung walang hiyang lalaking kabit ng aking ina. Maraming nakakita sa away ni Papa at ng kabit na yun. Bago mangyari yung aksidente, kaya na frame up si Papa, he was being accused as the murderer of that man. Even my insane mother believed that it was his fault and it was him who made her unlawful lover. Bago pa man madala si Papa sa kulungan, inatake na siya sa puso, at biglaan ang pagkamatay dahil sa sobrang depression at sama ng loob. Galit ako sa nalaman ko. Galit na galit ako sa mundo, dahil sa nangyari sa pamilya ko. Ang inaakala ko noon na perpekto kong buhay, ay biglang naglahong parang bula dahil sa mga nangyari. Wala nga talagang permanente sa mundo. Everything's change. Everything's fading away. Ang inaakala kong forever noon ni Papa at Mama sa piling ng isa't isa, ay sadyang katawa-tawa na lang kung iisipin ngayon. Forever. It's just a word but never be an action. Anthony, napalingon ako sa tumawag sa akin mula sa likuran, my smile widened when I saw Rachel coming near me very sexily. Rich. I opened my arms widely as I welcomed her. Hindi na ako nagulat ng imbes na yakap, halik kaagad ang salubong niya sa akin. Isang masarap at nakakalunod na halik, walang pinagkaiba sa iba't ibang mga babaeng natikman ko na rin. Girls are always the same, flirtatious. I'm now 18 kasalukuyang nasa loob ng isang bar, the usual hobby. I'm actually with my friends, nandito nga lang ako sa counter ngayon, para umorder pa sana ng isang bote ng liquor. But suddenly this Rachel came and sealed me with a kiss. Who am I to refuse the blessing, right? And by the way, nasa tamang edad na rin naman kami, kaya ganito na lang kami kung makapaglabas masok sa iba't ibang bar na puntahan namin. Partying all night long, flirting, drinking, girls here, girls there, all just for fun. Oh my gosh, Captain Anthony. Napatigil kami ng kahalikan ko, at napatingin sa Marteng babaeng tumawag sa akin. There I saw the girl on her black stunning fitted cocktail, and silver 4-inch stiletto. A girl with a blonde, short hair. She looks very classy and sophisticated. Who was she again? Candy, Candice, Carla, Erg. I forgot. I walked towards her with an open arms, but I was just appalled when she slapped me on the face, hard. Halos tumagilid yung ulo ko sa lakas ng sampal niya, at napahawak pa ako sa pisngi ko, kung saan tumama ang palad niya, this girl's guts. You cheated on me. Who is she? Dinuro niya ang babaeng nasa likuran ko. It's Rachel, obviously. Imbes na dumaing ako sa sakit ng sampal niya, natawa ako bigla. Cheated on her. On what angle? Cheated on you. Wala akong natatandaang girlfriend kita, miss. I answered her grinning, emphasizing the word miss. See, hindi ka naman pala girlfriend, kung makaarte ka. Sali naman bigla ni Rachel na halatang kinakampihan ako. You shut up. Halos mag-apoy naman ito sa galit, na sinigawan si Rachel at saka sinampal din. How dare you? Galit na rin si Rachel, saka ginantihan na rin ito ng malakas na sampal. What did you say? Shameless! You moron! Nagkasabunutan na silang dalawa, at halos magpatayan na samantalang bigla naman akong nakaramdam ng pagkairita. It's boring here. I just smirked and left. Such scandalous girls. What's new? Hi! Someone on a miniskirt blocked my way. As usual,
hindi na naman ako pinagsalita, nang siniil na lang ako bigla ng halik. Edi tumugon na rin ako, nandito na rin to eh. The kiss depended and the needs became hunger. Ikinumyapit pa niya ang kanyang mga braso sa batok ko, and I even wrapped my hands on her sexy waist. Naramdaman ko naman bigla ang pagpulupot ng isang binti niya sa baywang ko, then embrace herself with me. With this fully dressed, are we making something already? Suddenly, I felt something's urging me to stop this. And not to do it now. Yung parabang wala ako sa mood ngayon at walang gana, ewan ko ba? Why did you stop? Habol hininga at bitin sa ere niyang naibulalas, nang tapusin ko ang halik, at itinulak siya palayo sa akin. I just shrugged my shoulders. Not on my mood. Then walked away. Hey! Paulit-ulit pa niyang tawag, pero hindi ko nanilingon pa, kahit isang beses. Wala eh, tinatamad talaga ako. Ganito kalaki yung naging epekto sa akin ng nangyari sa pamilya ko. I'm already into first year college, and the incident was already 1 year ago, pero sariwa pa rin yung idinulot yun sa akin. Simula ng insidenteng yun, naging ganito ako. Party freak and heartless womanizer. Papalit-palit ng babae, walang pakialam sa mga masasaktan. As long as I could satisfy myself with their help. Kung sino-sino yung mga nakakahalikan at naikakama ko na. I don't mind them, by the way. Yun lang naman habol ng karamihan sa kanila eh. I became really this bitter, and I almost hate life. It's very fake. Paaasahin ka sa una na masaya ito, pero sa kalagitnaan, luluto din pala ang tunay na kulay. Bibiguin ka at sasaktan, isasample sa mukha mo na ang lahat ng mga magagandang paniniwala mo. Ay hindi naman pala talaga lahat totoo. Everything's deceiving, everything's fading away. Isa na nga lang yata ang alam kung hindi pa rin kumukupas hanggang sa ngayon, it's my feelings for her. For Alondra, I hate this heart of mine. Naaalala ko na naman, it's almost 2.5 years already, but up until now, it's still her. It's still her who can make me long for someone, and makes me insane every single day of my life. It's cliche, I know, but it's true. Here he comes. Naputol ako sa pag-iisip ng magsalita si Parker. Nay, hindi ko man lang namalayang nakabalik na pala ako dito, sa table namin ng mga kaibigan ko. Bigla namang napadako ang tingin ko sa iba ko pang mga kaibigan. Jonas making something at the sofa with a woman he just met a while ago, Ryder kissing a colleague like there's no tomorrow, nakaupo pa ito sa kandungan niya. Samantalang si Parker naman tatawa-tawa, habang may kaakbay na babaeng puno ng kolorete sa mukha. Napahilot ako sa sentido ko, what's new? They're born that way then therefore, they should stick that way, right? Napatingin naman ako sa nag-iisang santong natira sa amin. Tyson now sleeping deeply, nakanganga pa yung lalaki. Siya na lang yung natirang banal, simula nang malaman ko ang tungkol sa parents ko, at naging katulad na rin ako ni na Ryder. Ang isang banal naman na si Wayne, hayon at lumipad na patungong Tokyo, at doon na nag-college. Kailangan daw eh, business matters. Where's the vodka dude? Pukaw bigla ni Parker. Napakunot-nuo ako. What's vodka? Vodka. Drink. Kaya ka nga pumunta ng counter, diba? Oh, nasan na? Oh that. I forgot. I shrugged my shoulders. Wala, I forgot. What? What the? Mura pa niya sa sobrang pagkadismaya. I just rolled my eyes on him and smirked. Esa nakalimutan ko nga. Kundi ba naman kasi, dahil sa mga malalanding iskandalosang mga babaeng yun kanina. Dudes, pastahan tayo. Ngingiti at kakawiyang babaeng yan sa akin. Pagmamayabang ni Jonas sabay turo sa babaeng cute, at mukhang first year pa lang yata napapasalubong sa aming gawi. Nasa pathwalk kasi kami ngayon ng aming universidad. Kumpleto kaming lima. Ako, si Ryder, si Jonas, si Parker, at si Tyson. We're now on our second year in college. Nasa unahan kami ni na Jonas at Tyson, nasa gitna si Jonas, at nakaakbay sa aming dalawa ng pinsan ko. Nasa likuran naman sina Parker at Ryder. Tulad ng lagi, mga walang kwentang bagay lang naman yung napag-uusapan namin, at maya-maya na pagtatawanan. At kung hindi siya ngingiti at kakaway sayo, anong premyo namin?
Hamon naman ni Parker na nasa likuran namin. Libre ko lunch ninyong apat, pero kapag ako ang nanalo, syempre ililibre niyo ko ng It All I Can. Nakangising ani Jonas. Lakas talaga ng apog at confidence ng lalaking to. Anabangan nga namin yung babaeng papasalubong. She's really cute, hindi ko nga lang tipo. Ewan ko na lang dito kay Jonas, mukhang kursunada eh. Woo! Lahat kaming apat na pahiyaw nang kumaway nga ang babae sa kanya, habang magiliw na nakangiti. Abot tenga din ang ngiti niya, at kumaway dito pabalik. Bumilis naman ang lakad nito palapit sa amin, papunta sa gawin ni Jonas.at ang asungot naman, hayan at sinalubong din with arms wide open ang babae. Lahat nga lang kami nabigla at naiwang nakatulala sa ere si Jonas, nang akala niyang sasalubungin na siya ng yakap ng babae, pero yun pala lalagpasan lang siya nito. I missed you, Alondra. Tuwang-tuwang niyakap nito ang babaeng nasa likuran namin. Sabay kami ng barkada kung napalingon sa dalawang babaeng nasa likuran. I missed you too, Kali. Sagot naman nung babaeng alam kong pamilyar na pamilyar sa akin. Naramdaman ko ang biglang pagkabog ng puso ko. Let's go. I'm sure, sabik na rin si Clara na makita ka. Anang babaeng nagngangalang Kali. Tuwang-tuwa ang dalawang babaeng tuluyan na kaming nilisan. Samantalang ako, tila na estatwa sa kinatatayuan ko. Nandito na ulit siya, nagbalik na siya. Ang anghel ko. Oh, hindi naman pala ikaw eh, feeling ka lang dudi. Kantiyo bigla ni Ryder kay Jonas sabay hagalpak ng tawa. Libre na lunch natin guys. Malukaw namang declare ni Parker, that girl to just snub me. Jonas cursed. First time niya yatang ma-ignore ng isang babae eh. Napailing na lang ako sa ingay nila. Sigurado akong hindi na naman yan matatapos, hanggang mamayang hapon. Bahala sila dyan, basta ako, a big part of me is telling me. I'm so much happy now that finally she came back. Nandito na nga talaga ulit ang anghel ko. Oy, dude, gawan mo ako ha. Oo na nga sabi, paulit-ulit. I smirked. Kausap ko si Parker sa cellphone, at pinakikiusapan ako ng loko na gawan ko raw umano muna siya ng assignment sa contemporary math namin. May importanteng lakad daw eh, kaya heto at ako ang pinagagawa. Classmates kasi kami sa subject na yun, pati na si Tyson kahit magkakaiba yung courses namin. I'm taking up civil engineering and they're both taking up political science, na balak nilang pareho proceed sa law after they graduate. While Jonas and Ryder are taking up business administration major in finance. Wade taking the same course as mine, yun nga lang nasa Tokyo pa rin siya hanggang ngayon. Sigurado yan. Oo nga. I hung up. Kay Rita eh, paulit-ulit at ang kulit. Bigla naman akong parang inatrasa ng mga paa, nang makita kong sino ang papasalubong sa akin dito sa corridor. Ang ganda pa rin talaga niya. I composed myself. Agad kong tinago sa bulsa ang hawak kong cellphone, at mahigpit na hinawakan ang sling ng men's shoulder bag kong kulay gray na Vans. Confident at taas noo akong naglakad. Dapat makita niya ako, at masabi niyang malaki na nga talaga ang pinagbago ko, mula sa dating Doug Yuteng Anthony noong mga high school pa lang kami na ngayon, ay heartthrob na at binatang-binata na, tapos ang gwapo pa. Nax! Kung ako naman ang tatanungin patungkol sa kanya, wala akong masasabi. Anghel pa rin talaga siya, at wala pa rin talagang kasing ganda. Mas naging sexy nga lang siya ngayong nabigyan na ng emphasis yung hubog ng katawan niya, dahil sa pagdadalaga. Pero yung inusente at malaanghel niyang aura, lalo na yung natatanging pagkamahinhin niya. Hi Captain Anthony! Hi, Anthony! Pangiti-ngiti lang ako, sa bawat babaeng nadaranan kong nakatambay sa pinto ng classrooms nila sa block na to. Kailangang behave muna ako ngayon, mahirap na't baka ma-turn off kaagad siya sa akin, kapag na lamang may attitude ako, when it comes to girls. Kailangan good boy muna sa ngayon. Habang papalapit siya dot mas lumalakas na naman ang kalabog ng puso ko. It's kinda weird but this is really what I'm feeling right now. Ganon na nga lang yung pagkadismaya ko, nang hindi man lang niya ako pinansin, o tiningnan man lang ng tuluyan na kaming nagkasalubong. Diretso lang siyang nakatingin sa Danaranan, at nilagpasan ako. I felt failed, pakiramdam ko sa sarili ko napahiya ako, dahil masyado akong naging confident, at umasang papansinin niya ako. Hindi na ba niya ako nakikilala,
O natatandaan man lang. O kahit namumukhaan man lang. Am I really that invisible to her? Na kahit anong gawin ko, hindi na talaga niya ako mapapansin. The thought pains me. I waited for almost 3 years.